Whether na ikaw ay susunod, magkukwit, magpapatuloy, o magbabakslide, ang desisyon ay wala sa Diyos, ang desisyon ay nasa iyo. Okay? Kaya kung iniisip natin na kapag tayo ay naglingkod na sa Diyos ay puro blessing na lang, abay, uunawain natin. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, and I want you to understand, para pag dumating kayo sa trials, kaya niyong tayuan because of the knowledge of the Lord with the help of God. Ang dami ko na pong nakita na nag-serve kay God, yung iba mga pastor, kaya nakakalungkot. Listen, di ba? Balitaan natin, pastor, yung mga hindi magandang pakinggan, pastor na rape. Elder, hallelujah, teacher mo ganyan yung mga, si elder, 95 years old, niligawan si Lola, nagliguan pa. So mga kwento na hindi help. Bakit hindi help? Marami niyan. Because lack of knowledge. So, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang sabi ng Peter, 1 Peter, tingnan natin, chapter 4, verse 16. Ayan. Pakinggan natin, ha? What time is it? 4:50. 4:50? Yes, thank you. Okay, good. Sabi po ng 1 Peter 4:16, however, if you suffer as Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Hallelujah. Amen. Nalis na naman. So, sabi dyan, yung unang words na ginamit, if you suffer, hello, pagdating na words na suffering, maraming ayaw. Pero ang Biblia, tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi ko mo ikaw ay pastor na, hindi ko mo ikaw ay elder na, o preacher ka na, bishop ka pa, eh hindi ka na magsasuffer. So, we have to understand that being a Christian, suffering is a part of our calling. Kaya kung ang iyong pananaw ay puro blessing lang, hindi ganun ang buhay. Tandaan mo, kapatid, hindi lahat maliwanag. Minsan dumarating ang dilim. Hindi lahat ng araw ay okay. Minsan may araw na hindi okay. At kahit Kristiyano, sabihin mo, sa katabi mo, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. So, nandito tayo sa mundo, hindi tayo exempted sa mga trials. Amen. Kaya kung ang gusto mo lang ay blessing, nagpe-praise the Lord God at may blessing ka, maganda yan na showing our gratitude to God. But hindi lahat ng blessing. Have you remember, hindi lahat ng blessing ay blessing. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon para maging maingat tayo. Because sometimes blessing is became a blessing of disguise
just to deceive you. Kaya dapat ang Kristiyano wise sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko rin ng malalim. You see, because everyone was tempted by the devil. And if you don't know the will of the Lord, you might be fall into temptation because you don't know the will of God in a deeper way. Anong unang panulukso ng diablo kay Lord? Power. Powerful si Jesus. Make this stone into bread. But Jesus did not do it. Because the Word of God is more powerful than any power. Amen. Kaya kung meron mang ididesire sa Kristiyano, mga anak, ito na yung sinasabi ni Lord, na madalas din ng lahat ng preacher, read the Bible every day. The Word of God is more important, knowledge about the Word of God, knowledge about the will of God, is more important than anything else. Pag di mo alam ang will ni God, kaya kayo, o tingnan nyo, maraming Kristiyano, I want you to teach you, maraming Kristiyano, gustong-gusto maglingkod sa Panginoon, ang motives nila, power, anointing, may danger yan. May danger. Kung maalala si Prophet Balaam, sino ang akala kay Balaam? Prophet Balaam is a prophet of God. Ha? Kaya lang mix yung kanyang paglilingkod. He is anointed, but at the same time, he is using divination. So mix. And those servants of the Lord who are mixed, they cannot please God. Kaya si Balaam kasamang nilipol ni Joshua. Sabi ni Balak, sumpay mo yung mga Israelita. Pero hindi niya, isusumpa niya, pero hindi nang utos sa kanya ng Diyos. Kasi mga anointed ng Israel. A prophet Balaam tried to go, nasumpain niyo mga Israelita, but iba yung revelation na kikita niya. Pero dahil nga si prophet ng Diyos, nagpapatuloy pa rin si sa divination, sa mga orasyon nito si Balaam. Amen? Dahil saan? Dahil sa pera. Because he loves. Ibig sabihin, wrong motive. Maraming Kristiyano, gusto power. Kung ang design mo lang ay power, hindi mismo yung may power, you know. Be careful, you are in the wrong way. Ang design mo, si Jesus mismo. He is the source of power, hindi yung power. Naalala niyo si Simon? Nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, sorcerer din siya. When he saw Philip doing signs and wonders in the name of Jesus, palagi na siyang sumasama na born again din siya. Diba? You read that in Acts chapter 8. Sama na sama si Simon dahil ang kanyang motive ay magkaroon din siya ng power. Kaya nung makita niya si, nung in-invite ni Philip, si Peter and John, at nag-preach ng gospel doon sa mga tao, din nakita niya people are receiving baptism of the Holy Spirit. Sabi ni Simon, pwede bang bagyan mo ako yan? Magkano ba yan? Anong nirebuke siya ni Peter? Mapapahamak na kasama mo yung salapi. Akala mo'y mabibili ng salapi.
ang kaloob ng Diyos. And then Peter advised him, repent. So, hindi anointing ang kailangan ng isang totoong naglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon mismo. Yung kanyang mga salita, yung kanyang instruction, and then anointing will follow. Kaya hindi anointing, hindi power, amen? Biktima rin ako niya. Meron akong libreta dati, may mga orasyon yun. Hindi ko lang ginamit doon yung orasyon na pwede kong kausapin si Satanas. Andun yun, na may orasyon ako doon. Pero hindi ko ginamit kasi takot pa rin ako sa Diyos. Divination. So maraming Kristiyano ngayon mix. And kung tayo magiging mixed Christian, impossible for you to please God. Si Balaam, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, alam niya yung ginagawa niya, pero nagpapatuloy pa rin siya sa maling ginagawa niya. Maraming Kristiyano ganyan, hello? Alam yung ginagawa na mali, pero nagpapatuloy pa rin mali. Sa mali. Alam niya yung tamang gagawin, but the problem is, alam niya, hindi niya ginagawa. Yung hindi dapat gawin, yun ang ginagawa. Delikado po yan. Kasi si Lord, intusan niya yung asno, nakausapin si Balaam. Nagsalita yung asno, di ba? Ewan ko sa iyo, mabuti, kakausapin ka ng Lord, pakausap sa iyo yung ibon dyan. Amen. Pero, bira mangyari yan. Na pati hayop ay gagamitin niya para sa wayin na lang. Kaya minsan eh, nakakalungkot eh. Sinasaway na tayo ng tao, ayaw na din pasaway. Baka sawayin ka ng hayop naman kung maripas ka ng takbo. So may suffering, anak. May suffering. Hindi lahat ng panahon kung naglilingkod ka sa Lord, you know, bakit binibigay ito ni Lord? Jesus wants you to be ready at all times. God wants you to be ready at all times. Kaya sabi na Ecclesiastes 7:14, kasi ito yung problema ng maraming Kristiyano, no? Anong sabi dyan sa Ecclesiastes 7:14? Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. Ayun. God, pag good, ang sasaya natin, amen? Sumisipag sa gawain, hello? Amen? May increment, na-promote. Ha? Huh? Pero minsan yung blessing, nagiging problema mismo. Kaya sabi ni Diablo, si Lord, di ba sa nasusulat, sinabi ng mga anghel na magpatihulog ka, alalayan ka ng mga angel na hindi matisod yung paa sa bato. Amen? Alam niyo si Tanas ang scripture eh. Ginagamit niya kay Jesus. Patihulog ka. Kasi nakasulat yan. Totoo yan eh. Salita ng Father mo yan eh.
Anong strategy ni Satanas? Twisting the Word of God. Hallelujah! Minsan sa ating buhay, maraming blessing ang dumating. Naalala ko yung testimony ng kapatid. Minsan wala tayong contentment eh. Hallelujah! Minsan kailangan din ng Kristiyano mapag-aralan yung tinatawag na contentment. Kasi ang power noon, you can do all things through Christ who strengthens you. Contentment. Kasi pag hindi natutunan ng Kristiyano yung contentment, magiging mapaghanap tayo. Amen? Pag naging mapaghanap ka na, hindi ka pwedeng masatisfy. Sabi ko nung araw, Lord, tricycle lang. Ah, okay na. Nung mag-tricycle kami, Lord, medyo maliit. Pwede ba jeep? Ha? Binigay naman yun. Babayin si Lord eh. Blessing. Ah, blessing. Abay, nabulok yung jeep. Wala man lang kami kinita. Dahil hindi right time. Nung i-desire namin yun. Wala kaming contentment. Gusto namin kita. Gusto namin yaman. Kaya ingat kayo kapag ka masyado ng mataas ang pangarap ko sa buhay, ingat talaga. May pagsubok. Baka misa ang gagamitin ni Lord sa iyo ay mismo yung blessing. Kita mo ba yung kayamanan na yan? Sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yung kayamanan na yan. So maraming Kristiyano ngayon na ipagpapalit ang Lord sa yaman. Na out of their knowledge, nasasamba na nila ang Diablo dahil doon sa abundance blessing na natanggap nila. Out of their knowledge. Bakit ko sinasabi? Tingnan nyo. Nung janitor pa lang, hindi mapili sa pagkain. Kahit ano, kakainin. Nung naging supervisor na ba? Supervisor ako. Boss. At nung maging supervisor, naging manager, abay. Ay, hindi mo na mapredict pakainin ng mga pipitsugi. So ano, dahil sa blessing, marami tumataas. Nung janitor pa lang, palagi nagsisimba. Kasi maliit lang yung sweldo, humingi ng increment, Lord, increment, Lord. Ah? Pero nung na-promote na, malaki na ang sweldo, hindi na makapagsimba kasi nasa na. Galante na, nandun na sa restaurant ni Lidong. Palagi yung restaurant na. Nakikita niyo po yung power ng wrong focus. Yan ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Kaya ingat tayo. Let your focus remain to the source of everything. And that is Jesus. Imagine, sometimes nakakalimutan ng maraming Kristiyano yung history, tandaan mo lagi kang pabalik sa history mo. Paano ka tinawag ng Diyos? Bago ka naging punta sa Dubai, wala ka naman dala eh. Oh, sino may dala dito? Wala naman, di ba? Tanging dala lang natin ay pakiusap sa Lord, bless me. Ha? Bakit naman nung i-bless ka nun ni Lord?
Ngayon may kotse ka na. Diba? May gaman lang makapagsimba. Think about it. Pero yung blessing, sometimes became blessing in disguise. Kung yung blessing na yan, hindi ka, hindi mo alam i-handle. Kaya bilang Kristiyano, dapat natin malaman kung anong kalooban ng Diyos sa manalig. And it will only happen when we give time, meditating His Word, the same time, renewing our relationship sa Panginoon. Yung madalas yung marinig sa akin, yung at i-develop natin yung ating intimate relationship sa Panginoon. Para hindi ka bumagsakan. Are you with me? We have to be careful. Now, mapag-aralan natin din yung pagiging kontento kung ano meron na binibigay ang Diyos sa buhay mo. Because God said, I will never leave you nor forsake you. Despite anong condition mo, ang Bible sabi, ang Diyos ay good. God is good. Tandaan mo yan. Ano, kahit anong kondisyon mo, may pera ka, wala kang pera, hindi problema yan. Tandaan mo, God is good. Ha? At pag yan ang tumalim sa puso mo, makikilala mo ang Diyos na kahit anong estado mo sa buhay, hindi batayan ang pera. Ha? Hindi batayan na wala kang bahay o may mansion ka, hindi yan ang batayan na God is good. Kasi nga sa mundo, kabi-kabila ang trials, kabi-kabila ang problema. Maaari masabi mo ngayon, gutom ka. Ha? Hallelujah. Tapos binigyan ka ng kapitbahay mo ng mamon. Nagreklamo ka pa, bakit mamon? Amen? Tingin mo yung, iigala mo yung paningin mo sa paligid mo. Bigla mo nakita yung isang tao doon, nasa basurahan, namumulat ng mga bulok na pagkain, kinakain niya. So, ibig sabihin, ang iisip mo, walang-wala ka, pero meron pa palang tao na mas walang-wala kaysa sa'yo. Pero God's provide. Ang pagkakaiba lang, meron kang mamon, hindi ka kontento. Pero yung namumulot ng mamon, nagpapasalamat sa Diyos kasi kahit pa paano, may nakain siya. Kaya, itanim natin sa puso na kailanman yung salita ng Diyos, ano man sitwansyon mo sa buhay, hindi batayan ang yaman. Hindi batayan ang estado mo sa buhay para sukatin mo ang Diyos. Siya ba ay good o hindi? God is good all the time. Amen. Yan ang gusto kong dalhin yung mga wherever you go. Serve the Lord because of Him. Dala sa ating kinakanta. Don't serve God because of the blessing. Surely He will bless you kasi God is a good guy. Kahit kilalanin mo siya hindi, hindi mo pa siya kinikilala, God is a good guy. Matikis yung ulo mo nung araw, isa pa rin, puprovide na kung ang kailangan mo. How much na ikaw ay sumusunod na, hindi ka pagpalain ng Diyos. Kaya lang, hindi ko sumusunod ka na, ito ang gusto ko na mangi-impart ng ating Panginoon,
minsan tayo ang mahigit sa pagsubok. Mas mabigat ang pagsubok sa atin. Okay, tatlo kasi yan. Okay? Minsan yung pagsubok, bunga ng iyong pagsuway. Yung mga broken bones, may mga pangako ka sa Diyos, especially pag may calling ka, hindi mo ginagawa kasi na-twist yung iyong focus. No? Evangelism, ang tawag sa iyo, halimbawa, ng ating Panginoon, amen, ngayon, na-twist siya. Hindi ina-evangelism. Iba na yung hinahanap mo. Sa iba na lang. Yan. Ngayon, you will suffer yung tinatawag na consequences. Ha? Dahil sa iyong paglabag, may konsekwensya. At hindi mo yung makakailangan. Masakit, yung mga tao na hindi kasali doon sa kasalanan mo, minsan nadadama yung iba. Katulad ng nangyari kay Jonah. Si Jonah, tumatakbo sa kanyang responsibility. Kasi siya, lingkod siya ng Diyos, may calling siya. Go to Nineveh and preach the gospel. Go come on to siya. Eh, kilala naman kita, Lord. Ang bait-bait mo. Kung nagsisi, di mo naman nungukuman. Tama si Job. Kilala niya ang Diyos eh. But that is not the issue. The God Almighty nag-uutos sa iyo. Ha? Pag inutusan ka ng Lord, utos yun, hindi nababago. Yung call is irrevocable. Kaya pagka sinuway mo yan, yung mga vows, promises, may konsekwensya. At sometimes mabigat yung palo. Amen? Lalo sa mga sinner, may mga konsekwensya. Iyak-iyak ka sa kulungan. Eh bakit ka ba nakulog? Nagnakaw. Okay naman pala. Konsekwensya. We don't have the right to blame God. Bakit ka naghihirap? Kakanta. Hindi pinapag-aaral. May ka na pinapag-aaral pero hindi nag-aaral. Sa panaginip lang kita. Ayun. Nuloy sa niga. Ay, kasalanan mo. Hindi ka nag-aaral. Pinapag-aaral ka. Consequence. Ngayon, may mga tanong na. Paano naman kung naglilingkod ka na? Tapat ka. At ngayon, nandun ako sa estado niya. Lord, nagpipray ko na may mga sakit. I experienced one time between life and death. Sabi ng doktor, 3 days. Pinauwi na yung mga kamag-anakan nila eh. Dahil yun ang tanong ng doktor. So, as a servant ko, sabi, challenge ko sila, let us pray. Pero lang, pray lang kami sa Panginoon, binagaling ng Lord. Ngayon, buhay pa yun. Ha? Silent wonders, I saw it. Kaya wala akong rason para tumalikod sa Panginoon. Dahil nakita ko yung patotoo niya na buhay siya. Ngayon, ang tanong, magpapatuloy ka pa ba? Amen. Totoo bang si Jesus ay hindi naman gagamot? Amen. O ngayon, hindi ka makakita. That is my situation today. Magpapatuloy ka bang maniniwala na si Jesus ay hindi naman gagamot? That is the question. Are you still ready to serve the Lord your God? Eh, ikaw nga eh. Yung mata mo ngayon, di mo na makita si Dominic, gandang lalaki. Blurred na. Hindi ko na talaga makita. Blurred yung aking paningin, yun. Pero nakikita ko pa naman. Itong palpi, kulay puti. You know, but my heart is still rejoicing, but mixed with suffering, sadness,
first baby nila yan. Ayan. Kaya sa iba, first baby nila ni Rena, talaga mahal na mahal si ano. Normal yun. Pero darating ang araw na ikaw ay lalakad sa iyong pananampalataya. At sa paglakad natin sa ating pananampalataya, meron na tayong sariling kilos na tayo lang ang nagdidesisyon, hindi kasama ang magulang. At pag medyo malaki-laki na, pag nagdidesisyon na tayo, gumagawa na tayo, na hindi na nanggagaling sa Diyos, kundi nanggagaling na sa ating sariling karunungan. At diyan nagkakaroon ng problema, Ram. Lahat kasama.